Okay, so hi guys, welcome to my channel. Dito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Arduino from top to bottom. Okay, so madali lang naman aralin si Arduino as long as you understand yung mga basic functions natin. So dito, titatry nating himay-himayin yung mga functions na madalas gamitin sa Arduino. Tatakal din natin yung mga coding techniques, mga common misconceptions dito. Okay? So, welcome to my Arduino 101 tutorial. Okay? So, sa unang lesson natin is more of a familiarization lang with the hardware and pahapyaw dun sa software side. Okay? So, gusto sanang i-address muna to. So, meron kasing two types of Arduino na pwede kayong bilhin. Etong dalawang nakikita nyo ngayon is actually both clones. So, meron tayong orig talaga from Italy. Okay? So, uunahan ko na kayo. Kahit clone po yung Arduino nyo, eh, wala pong implica yon. Okay? So, ang intelligence talaga ng Arduino is tayo rin talaga yung maglalagay. Okay? So, siguro, ang pinakaiba lang siguro ng original sa hindi or sa clone is yung quality ng parts. Okay? So, hindi naman kasi ganun kasirain si Arduino. Kaya, I would suggest na mag-clone na lang muna kayo. Okay? So, dito, sa nakikita nyo ngayon, meron tayong dalawang Arduino. Pares po Arduino Uno yan, pero yung isa, SMD or Surface Mount Device Type, which is yung nasa right side natin. And next is yung DIP Type, okay? Which is yung nasa left. I highly suggest na kuhanin nyo or bilhin nyo yung DIP Type. Mas mahal to ng konti lang, pero it's a worthwhile investment kasi yung nasa right side, kapag ka po nasira yung mismong Arduino nyo or yung chip na nakikita nyo sa gitna, tapon na po yan. Hinding-hindi nyo na po pwedeng gamitin yan pag nasira yan. Okay? Unlike itong nasa left side, pag nasira po yung, let's say, yung Atmel chip nya, which is yung Atmel 328P, pwede po nating tanggalin yan at palitan lang ng mismong chip. Okay? So, dadaanan muna natin yung most common misconceptions when it comes to Arduino. Okay? So, sir, pagka po ba tinanggal ko yung power, mawawala po yung code na nasa loob? Hindi po totoo yun. Okay? So, meron kasing nagtanong sa akin dati na tinuturoan ko mag-Arduino, eh nabanggit niya yun. May nagsabi daw sa kanya na baka daw mawala yung code. Hindi po totoo yun. Okay? Wala pong katotohanan doon. Next common misconception is yung reset button. Sa Arduino Uno po, makikita nyo yung reset button sa upper left side. Reference na lang tayo doon sa screen na naka-flash. Sir, kapag ka po ba pinindot ko yung reset button, eh, mawawala din po yung code ko. Hindi rin po totoo yun. Okay? So, ang ginagawa lang po ni reset ay ibabalik niya dun sa pinakaunang or top line of code. Babasahin niya pababa hanggang umulit ng umulit yung loop. So, yan. Sana malinaw na yon yung two common misconceptions when it comes to Arduino Uno na laging tinatanong sa akin personally noong mga tinuturuan ko. Okay? Okay, so moving on. Punta tayo dito sa paint kasi mas madali mag-edit dito kaysa mag-edit-edit pa ako after i-video to. Dito na lang. Hashtag PaintMaster. Okay, so ang una kong gustong itakal sa inyo is yung digital pins. Yan. Yung digital pins po, makikita nyo dito sa slide na to. Okay? So, meron tayong digital pins 0 to 13. Yung digital pins po natin ay 14 lahat. Okay? So, pwede nyo po actually iset yan as input or output. Okay, so mamaya, or dun sa later videos natin, dadaanan naman natin kung paano gawin yon. Pero dito, binibigyan ko kayo ng rough overview ng mismong parts ng Arduino para pag sinabi kong digital pin 7, alam nyo na kung nasan yon. Nakuha? Okay. So, yun nga, kagaya nga na sinabi ko, meron po tayong 14 digital pins. Kung mapapansin nyo, dito sa bandang 0 at 1, meron pong nakasulat na TX and RX. Okay?
Usually po, hindi natin ginagamit yan. Bakit? Kasi those pins are directly connected to the transmit and receive. Mapasin nyo, TX transmit, RX is receive. Okay? So, serial communication po ang ginagamit dyan. Kadalasang tinatanong sa mga FB group or problems na na-encounter ng beginner, mayroon silang Bluetooth module. Ito, most common at saka generic problem to. So, pag meron silang Bluetooth module, serial communication ang gamit nun. Tinatry nila mag-upload via USB. Kahit anong try nila, hindi po magtutuloy yun habang nakakonect pa si Bluetooth module. Kasi, iisa lang po yung serial connection niya. Okay? So, as much as possible, iwasan po natin gamitin si digital pins 0 at 1 kapag ka po magko-code na tayo properly. Okay? So, tandaan niyo po kung nasan sila digital pins, ayun lang po sila. Okay? So, next naman natin kailangang itakel si analog pins. Okay? Si analog pins po is mayroong analog to digital converter. Okay, so dito sa analog in, usually ginagamit to pag may sensors tayo. Okay? Dito po natin binabato yung data natin. Okay? Pag analog po yung data, dito po natin kadalasang inilalagay sa analog pin. Okay? So, meron po tayong 6 na analog pins sa isang Arduino Uno. Okay? At dyan po sila hanapin. Maliwanag po. Ngayon, punta naman tayo dito sa bandang power side. So, kung mapapansin nyo, unahin muna natin yung may mga V or volts. Pwede pong actually mag-output si Arduino ng 3.3 volts. Okay, pwede rin pong 5 volts. Nakuha. Sabihin ko na rin dito na ang maximum na kayang i-take or input voltage ng Arduino is roughly around 12 to 14 volts. 12 is somewhat safe pa. Okay, so 14 is parang in-overdrive na natin. Okay? Pagka po lumagpas tayo doon, sa malamang may mga ngamoy sunog, which is itong part na to, yan po yung 5 volts regulator ng Arduino. Okay? So, pag nasunog man yan, at nagkamali po tayo ng pag-input voltage kay Arduino, madali lang pong palitan yan, 5 piso lang po sa raon. Kuha? So, going back. So, yan. So, ang significance na itong 3.3 volts output na to is, meron po tayong mga sensors na 3.3 volts or 3.3 lang yung logic level nila. Okay? Above 3.3, masisira na po yung mismong circuit. Kaya po tayo merong 3.3 volts dito para po sa mga ganun cases. Nakuha? Kung mapapansin nyo, meron po tayong Vin dito. Pwede po tayo actually mag-input ng voltage dito. Nakuha? Pwede rin po tayong kumuha ng extra 5 volts dyan. Okay? Next is, meron po tayong tatlong ground. Ito po yung dalawang ground sa side na to, and the other is located here. Okay? So actually, pwede po natin gawing lahat ground pin yan, or ground pin, sa pamamagitan ng pag-add ng line of code lang. Okay? 2 lines of code ang kailangan nyong gawin para maging ground pin yung isa. Okay, so dadaan na natin yan. It's somewhat a coding technique when it comes to the Arduino pag kinukulang na kayo sa pins. Okay? So, yun lang naman ang kailangan nyo munang malaman when it comes to hardware side. So, sana kapag ka isasabihin nating analog pins, digital pins, alam nyo na kung nasang part yun. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is da-download naman natin yung mismong IDE. And that will be in the next video. Okay? So, thanks for watching. Kung nagustuhan nyo po yung video na ito, make sure to leave a like and consider subscribing for more tutorials like this.